magandang araw mga bata! Masaya akong makasama kayo sa ating pag-aaral dito sa DepEd TV. Ako si Sir Jerry Rivas o Teacher Jerry, ang inyong guro sa MTB MLE o Mother Tongue-Based Multilingual Education. At ang aking motto, ikaw at ako, sabay tayong matuto! Bago tayo magsimula sa ating aralin, siguruhin niyong kayo ay komportableng nakaupo at maayos akong naririnig. Oh, magkumustahan muna tayo. Alam niyo ba ang kantang kumusta? Kung opo, sabayan niyo ako sa pagkanta. Kung hindi pa, manood at makinig ng mabuti para masabayan din ang kanta mga bata. Ready? Kamusta, kamusta, kamusta? Kamusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. 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 Tra-la-la-la-la-la-la-la. Kamusta, kamusta, kamusta? Kamusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tra-l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 a. Tra-l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 a. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Kumusta? Maaari nyo bang sabihin sa akin kung ano ang nararamdaman nyo ngayong araw? Kayo ba ay masaya? Malungkot? Natatakot? O kaya naman ay inaantok? Kung ano man ang nararamdaman nyo ngayong araw, sisiguruhin ko na mas lalo kayong mapasaya dahil sa mga inihanda kong mga gawain para sa inyo. Mga bata, alam nyo ba kung ano ang araw ngayon? Ngayon ba ay Linggo? Lunes? Martes? Miyerkules? Huwebes? Biyernes? O Sabado? Ano man ang araw ngayon, sabayan nyo ako muli at awitin natin ang kantang pito-pito. Pito, 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 ang araw sa loob ng isang linggo. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, at ang Sabado, mga araw sa isang linggo. Halina at awitin natin to, mga araw sa loob ng isang linggo. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, at ang Sabado, mga araw sa isang linggo. Pitong araw sa isang linggo. Bumilang tayo ng pito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Simulan natin ang ating aralin sa isang pampagising. Tayo muna ay mag-unat-unat at mag-ehersisyo. Handa na ba kayo?
Mahalagang malaman kung anong araw na sa linggo para hindi tayo malito sa ating araw-araw na gawain. Kung alam natin ang araw, malalaman natin kung anong leksyon ang aabangan natin sa DepEd TV. At malalaman din natin kung may okasyon na parating. Alamin naman natin ang panahon ngayon. Ngayon ba ay maaraw? Maulan? O maulap? Masisilip niyo ba mula sa inyong kinauupuan, mga bata? Tingnan natin kung ano ang panahon ngayon. Nakita niyo na ba? Kung maaraw ang panahon, gawin niyo ito. Kung maulan, ito ang iyong gagawin. At kung maulap naman sa inyong lugar, ito ang inyong gagawin. Nasundan niyo ba, mga bata? Ulitin natin. Kung maaraw, kung maulan, at kung maulap. Ang galing niyo naman! Palakpakan niyo nga ang inyong mga sarili. Ngayong araw, tayo ay mag-aaral tungkol sa pagbibigay ng pares ng mga salitang magkasingtunog mula sa kwentong napakinggan. Pagkatapos ng ating leksyon, subukan niyong maibigay ang pares ng mga salitang magkasingtunog mula sa kwentong mapapakinggan natin maya-maya lang. Bago tayo mag-umpisa, magbalik-aral muna tayo sa mga salitang magkasingtunog. Ang mga salita na may parehong huling tunog ay ang salitang magkasingtunog o magkatugma. Halimbawa, baso, laso, lapis, ipis, kahon, dahon. Ngayon naman, ang gagawin natin ay iguguhit ang masayang mukha kung ang pangalan ng mga larawang ipinapakita ko ay magkasingtunog. At malungkot na mukha naman kung hindi. Ihanda na ang inyong lapis at papel. Bola, lola, dahon, kahon, piso, baso, isa, aklat, papel, lapis. Ang tamang sagot sa una ay masayang mukha. Ang ikalawa naman ay masayang mukha. Ikatlo ay masayang mukha. Ikaapat ay malungkot na mukha. At ang ikalima naman ay malungkot na mukha. Basahin naman natin ang mga salita. Ang mga salitang ito ay maririnig natin mamaya sa kwento. Bao, buko, lolo, lobo, kubo, puno. Ang kubo ni Kiko. Nakatira si Kiko sa kubo na puno ng buko. Isang araw, dumating ang kanyang lolo Bino na may dalang dilaw na lobo, tinapay at biko. Natuwa si Kiko sa bigay ni Lolo Bino. Nagpasalamat ito sa kanya. Ano ang pamagat ng kwento? Ang pamagat ng kwento ay ang kubo ni Kiko. Sino ang nakatira sa kubo? Ang nakatira sa kubo ay si Kiko. Sino ang dumating sa kubo? Ang dumating sa kubo ay si Lolo Bino. Naranasan mo na ba ang tumira sa kubo? Ano-ano ang mga bagay na nakita mo sa loob nito? Alamin pa natin ang ibang mga salita na magkasingtunog. Subukan nating buuin ang pangungusap. Piliin ang katugma ng salitang nakasalangguhit. Mainit na tsokolate ang ininom ni Patlang A. Kuya B. Ate.
Ano ang kasingtunog ng tsokolate? Kung ang sagot nyo ay B, ate, kayo ay tama! Naggulat ang siga nang makita ang A, daga, B, kwago. Ano ang kasingtunog ng siga? Kung ang sagot nyo ay A, daga, kayo ay tama! Ikatlo, dala-dala ni Lita ang baon niyang mamon at patlang A, kanin, B, hamon. Ano ang kasingtunog ng mamon? Kung ang sagot nyo ay B, hamon, kayo ay tama! Ika-apat, bumili ng polo ang aking patlang A, lola, B, lolo. Ano ang kasingtunog ng polo? Kung ang sagot nyo ay B, lolo, kayo ay tama! Ikalima, hawak ni lola ang isang patlang A, pala, B, tali. Ano ang kasingtunog ng lola? Kung ang sagot nyo ay A, pala, kayo ay tama! Pag-aaral, isinulat ni L. Yuchampo. Sa pagsulat, lapis at papel madalas na gamit ni Noel. Sa pagbasa, ang mga aklat ang kanyang binubuklat. Sa tahanan, bili ni inay ang kanyang gabay na tunay. Sa pag-aaral, ang kanyang guro ang matiyagang nagtuturo. Pag-aaral ay pagbutihin, tagumpay ating aanihin. Laging tandaan na ang mga salita na may parehong huling tunog ay ang salitang magkasintunog o magkatugma. Basahin ang mga salita sa loob ng bilog. Piliin ang kasingtunog ng mga salita sa ibaba na babasahin natin. Isulat ang wastong sagot sa inyong papel. Piliin sa kahon ang dalawang salitang magkasingtunog. Unang bilang, maya, kaya, apa. Ikalawang bilang, mais, mani, nais. Ikatlo, kulay, buhay, lakad. Ikaapat, galis, suman, walis. Ikalimang bilang, mata, laso, baso. Ang salitang magkasintunog sa unang bilang ay maya, kaya. Ang salitang magkasintunog naman sa ikalawang bilang ay mais, nais. Ang salitang magkasintunog sa ikatlong bilang ay kulay, buhay. Ang salitang magkasintunog sa ikaapat na bilang ay galis, walis. Ang salitang magkasintunog sa ikalimang bilang ay laso, baso. Oras na para magpaalam ako sa inyo ngayong araw. Pero huwag mag-alala dahil magkikita pa rin tayo mga bata. Tayo ay magpaalam na. Tayo ay magkikita pa. Sa muli nating pagsasama, tayo'y matututong magkasama. Tayo ay magpaalam na, tayo ay magkikita pa. Sa muli nating pagsasama, tayo'y matututong magkasama. Tayo ay magpaalam na, tayo ay magkikita pa.
magkikita pa. Sa muli nating pagsasama, tayo'y matututong magkasama. Sana ay may natutuhan kayo sa ating aralin. Magkita-kita tayo ulit sa susunod nating episode dito sa DepEd TV. Ako muli ang inyong lingkod at kaibigang guro, si Teacher Jerry. Ikaw at ako, sabay tayong matuto.